What's up mga ka-chibi, nandito na naman tayo sa isang pagpipilgrimage patungo sa isang simbahan, dambana ng patrona ng Santa Maria Bulacan. Ang simbahan na puno ng history at mga kwento ng patotoo patungkol sa mahal na Birheng La Purisima. Kaya tara't samahan ninyo ako sa dambana ng La Purisima Concepcion dito sa Santa Maria Bulacan. Mga ka-chibi, nandito tayo ngayon sa Santa Maria Bulacan, specifically dito sa Minor Basilica of La Purisima Concepcion. Ayan, ang dambana ng patron at pintakasi ng Santa Maria Bulacan. So, isa tayo sa mapalad na naimbitahan para masaksihan yung pagdadamit doon sa patrona sa Mahal na Birheng Maria, sa imahe ng Mahal na Birheng Maria ng La Purisima. So, hinihintay lang natin yung kaibigan natin at tayo mag-quick tour muna doon sa loob. Tara, tara. Yan, ready na sila dito para sa kanilang pistang bayan. Kachibi, nandito tayo ngayon sa may tabi ng office. Ayan, ang simbahan, habang hinihintay natin iba natin kasama. So, hindi ito yung first time natin mapunta dito kasi nung, yun nga, ng declaration ng simbahan bilang minor basilica, nandito rin tayo kaso medyo late na tayo dun sa event. Parang patapos na yata yung misa nung nakapunta tayo dito. Pero, ayun, pinangunahan niya nung papal nuncio ni Archbishop Charles Brown. Ayan. So, yun. Kaya nakapunta na rin ako dito. Actually, ito na yung pangatlong beses yata nakapunta ako dito sa simbahan ng La Purisima. Pero, hindi ko pa nalalapitan talaga yung birhen as inang malapitan. Na nakikita ko yung replica niya during IGMP. Ganon. Ang simbahan ng Santa Maria ay tinatag ng mga Franciscan Friars bilang isang bisita ni Father Francisco Javier, OFM, sa ilalim ng parokya ni St. Martin of Tours sa Bukawi. Ang mga materyales sa unang gawa ay sa kogon at kawayan at kalaunan ay mas matibay na materyales ang ginamit dito. Pagkatapos noong 1792, formal na humiwalay ang Santa Maria de Pandi na unang pangalan nito at nagsimula ang pagpapatayo ng isang mas malaki pang simbahan. Ang simbahan ay pinalitan ng pangalan na Parokya de La Purisima Concepcion na nasa ilalim ng pagpapatron ng Mahal na Birheng Maria. Kung saan nakadamba na yung birhen. Ngayon, dinadamitan siya. Ito yung kabuuan ng loob ng simbahan. So, nakasarado siya ngayon. Ayan. At ang isa sa maganda dito, highlight, ayan yung dome nila. Mapapansin ninyo, di ba, ang daming yung titles of Mary na andyan. Ayan. So, ayan, malalapitan natin si Mama Mary dun sa unahan. So, dun yan sa likod, sa may museum. Ayan yung kaibigan natin. Ayan, si Edward. Mga guys, tulad ng ibang mga simbahan dito na luma sa Bulacan, meron rin dito yung mga simbahan na merong lapida sa loob. Ito, diba, papansin ninyo, may mga lapida dito. Isa to sa mga masasabing luma simbahan. So actually, karamihan ng luma simbahan kasi talaga, like for example, yung San Agustin sa Intramuros. Ang simbahan ay tahanan ng isang imahe ng Mahal na Birheng Maria na mapaghimala. Mayroong dalawang lokal na alamat tungkol sa kung paano ito dumating sa Santa Maria. Una ay dinala ito sa bayan ng mga prailing Pransiskano at pangalawa ay nililok ito mula sa kahoy mula sa isang galyon. Minsan na nawala ang imahe noong nasunog ang simbahan taon ng digmaan ng Amerikano at Kastila at matapos ang 30 taon ay nakuha sa Nueva Ecija ng isang deboto na ayon sa kwento ay nagsabi nagpakita ang Birheng Maria sa kanya sa kanyang panaghinip at nagbigay ng tagubilin kung saan matatagpuan ang imahe. Ang imahe ay naibalik sa bayan noong Pebrero at ang mga taong bayan ay naayon na iakma ang kanilang araw ng kapistahan sa unang Webes ng Pebrero, maliban kung ito ay bumagsak sa ikalawa ng Pebrero, ang kapistahan ng Birhen ng Candelaria. Ang imahe ay unang pinagkalooban ng Episcopal Coronation noong March 3, 2018 ni Bishop Jose Oliveros ng Malolos. Noong Marso 28, 2019, ipinagkaloob naman ni Pope Francis ang canonical coronation sa imahe ng La Purisima at naganap ito ikaunang araw ng Pebrero taong 2020. Murals dito. Ano? So dito dinadamitan yung birhen sa museo. Dito tayo dadaan mamaya. Kasalukuyan merong binabas-basan dun sa loob na patay. Kaya dito muna tayo sa gilid.
So ito pala simbahan na to ay gawa ng mga Franciscano, kaya ayun na. Diba si Kuya Antonio nandito sa labas. Ayun. Rich in history rin pala itong simbahan ng Santa Maria Bulacan, itong dambana ng La Purisima Conception. Kasi ang una, yung titulo ng La Purisima pala ay hango dun sa dogma ng Immaculada Conception, ang lumang titulo ng Mahal na Birheng Maria. Pinagtibay ng simbahan ng simbahan ito, ang titulong yun, ang lumang titulo ng Birheng Maria, magmula pa man nung tinatag ito ng mga Franciscano itong simbahan na ito. Yung Birheng pala, minsan na rin itong nawala after ikalawang digmaan pandaigdig. Pagkatapos after ng 30 years, nakuha rin agad yung Birheng. Inakyat na nga daw kami. Sa lahat side, ito daw yung gamitan ng Birheng. Ayan yung Birheng. Hi, Mother. Ayan siya. So, mamaya tayo pupunta doon. Ayan. Hello, Puti. Ayan siya, Mother. Mother. Ay. Ito po yun. Ang ganda. Ang ganda. Ay, oh. Ito yung symbol sa mga. Oh. Saan na babalik kita ang tarta mandi? Nakate. Sa entronment. Ah, entronment. Ito ba yung sa'yo? Ay, kinabit niya pa rin po, Tito. Ay, no. Oo nga. Thank you po, Tito Odette. Ito ba rin madilim? Opo, ako po yung nagbigay. First time ko makita si Mother na malapitan. Ilan po, Tito Odette? Ayan si Mother. Ang ganda ng mukha. Hello, tita. Ngayon na andito tayo kay Mother. At nandito pa yung inalay natin, no? Ayan. So, nandito tayo sa museo. At nandito yung mga ilan sa mga koleksyon ng damit. Ayan si Tita Odette. Ayan, oh. Lata. Ang kaganda, oh. Pagkatapos nating malapitan ang imahe ng Mahal na Birheng Maria ay nagkaroon tayo ng chance sa makausap ang tagapangalaga nitong si Tita Odette. Ako ang other seat kasi ito nagsimula noong 1930 with my lolo, Sopilo Ramirez. Ngayon, after his death, my father. And then after my father's death in 1997, ako na yung sumunod up to present. So 25 years na ako. Sa mga deboto na nagpupunta sa akin, marami. Mm-hmm. Like, I was amazed ka ako sa mga kinakuwento nila kasi sabi nila, Tita, example ah. Mm-hmm. Dati po, yung isang taga Santa Maria, nagpunta rito sa akin nung nag-release din ako sa kanya. Pupunta rito, titinda siya ng chicharon. Ngayon, ang business niya is actually mayroong iba. So, suddenly, binigyan sila ni Mama Mary ng prosperity. Siguro he was asking to have that business to grow. Nag-grow naman sila. And then hindi lang yung maraming business, I don't know, isa lang yung chicharon. So nanabigyan sila ng mga biyaya, etc. Nakalimutan nilang si Mama Mary. Hindi na sila nagbalik dito, hindi na sila nagsimba, kinalimutan na nila. Kasi you know how the people are. Pag naging umasenso na, nakakalimutan na yun. So one time, that was before the pandemic, pupunta siya rito, umiiyak. Like this time, ganyan. Tita, sabi niya, gusto ko po ikaw maka... Nabalitaan pala na nandito siya sa baba. Kinuwento sa akin na, yun nga yung I told you a while ago na, yung po ganyan-ganyan, nabigay po sa amin ng biyaya, and then suddenly nawala po. Nalugi po mga negosyo namin, nagkasakit pa ang husband. So, naalala niya na meron siya pagkakamot. So, gusto niya bumalik dito. Gusto lang niyang kausapin. Yung kinausap niya. The most amazing here is, after a month, di nagdasal siya. She was crying that time. So, umalis na siya. Siguro ang mga after mga ilang months, pag nakita ko siya sa baba, hindi naman siya na masyado natatandaan. Tita, thank you po. Oh, bakit? Sino ka ba?
Ako po yung nagpunta noon. Oh, okay. Oh, what happened? Dito, salamat po kay Mama Mary, ganyan. Nabalik na po yung, bumabalik na po yung ano namin. At nagsisimba na po ako. Tapos hindi mo nga ako ito ako. Ano ba ako ano? Talaga? So, I was so happy about her. So, what you have promised? Yung isa yun. Ano ba yan pagka nagpo-presensya siya ng last week of February. So, magpo-presensya siya. Nakasakay siya rin sa Triumph Pagkarosa. So, I don't know ngayon kung masasakay siya dahil pandemic. So, if, in case we'll be allowed to have this possession, makikita niyo sila sa last week of February. Pinang-tabisyon. Last week of February. Siya lang mag-isa. Pero during the month of February, kanya-kanya yun. Merong Dan Marian. Sa Dan Marian, lahat ang biro na meron dito. Sa unang pagkakita ko pa lang sa imahe ng Mahal na Birheng Maria, ay agad akong namangha, hindi lamang dahil sa kanyang angking ganda, sa ganda ng kanyang mga damit at alahas, kundi dahil sa mga kwento ng kanyang mga deboto nagpapatotoo sa kanyang pakikipagpamagitan. Mga kwento ng paggabay, pagpapagaling, at pag-asenso sa buhay sa tulong ng pakikipagpamagitan ng Mahal na Birheng La Purisima. Yung mas mahal pa to sa canonical. Kasi yung bato ng panas. Ang ganda nitong damit na to, ah. Ito may pink na to. No. Siyempre, para hindi na maka-ano sa damit. Parang isang kilaglan na lang. Oo. Iba kulay. Kasi ang kulay nila po is blue. Oo. Blue and yellow. Oo. Yung kauna-unahan niyang damit. So, kung papasok kayo dito, guys, dapat sisimulan niyo yung pagtitingin ng damit mula dito, papapunta doon. Kasi yun yung mga bago. So, yung mga lumang damit niya ay naandito, itong part na to. So, dito siya nagsisimula. Yung mga gamit niya, yung katulad ng mga scepter, mga lumang veil, naandoon yung wig. Naandito. Ayan. Medyo history at kung sino lagi dito. So ngayon ang nakasuot sa kanya ay yung canonical niya. O, diba? Ayan, pasalamat tayo sa kanila, guys. Sila yung tumulong sa atin. Kaway-kaway naman kayo. Ayan, kaway-kaway naman yung mga tumulong sa atin para makalapit sa video. Hindi tita Odette pala, hindi natin ang video. Nasa taas. Pero yun nga, nalapitan natin siya. Masasabi kong sulit ang pagpunta natin dito sa Santa Maria, Bulacan, hindi lamang dahil sa nalapitan natin ang imahe ng La Purisima Concepcion, kundi nasaksihan natin ang iba't ibang mga patotoo at kwento ng mga deboto sa kanilang pagdedebosyon sa Mahal na Birheng Maria. Hopefully makabalik tayo dito sa kanilang kapistahan at kita-kits sa ating next pilgrimage.